galing kay Merkel. Gusto ko pala sabihin na napakagaling at napakabuti niyo pang presidente. Naku, maraming salamat. Kahanga-hanga at ubod ng talino. Pambon naman ang talino. Minsan po kasi ay iniisip ko na hindi ako kasing talino ng iba. Huwag niyong isipin yan. Hindi totoo yan. Lahat tayo may kakayahan. Hindi kung minsan, kailangan lang natin hanapin yan. At lagi kayong magkakumpiyansa sa sarili ninyo. Basta't mag-aral ka ng mabuti at talaga magsumikap ka, kahit naman sino ay magiging successful. Good day, ladies and gentlemen. Rosa here of Splat Communications. Our video for today is a reaction video regarding the most recent vlog of President Ferdinand Marcos Jr. entitled Replying to Letters. President BBM reads letters, mostly from young children, which will make anyone's heart melt. Before we start, please allow us to make a simple request. Please subscribe, follow, and share this video. Also, please don't skip ads. Thank you. Hello everyone, welcome to Splat Communications, your channel for reliable, relevant, and accurate information regarding sports, surveys, statistics, science, politics, people, lifestyle, arts, travel, and technology. Kumusta po kayo? At sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayong araw ay papasahin natin ang ilan sa mga liham na natanggap natin sa Bahay Ugnayan. Ito po ay isa sa mga museum dito sa may palasyo na open sa lahat. Malaking bagay itong mga ganitong museum dahil bukod sa mga piraso ng kasaysayan na kinikwento dito, ay naging paraan na rin siya upang matanggap ko ang mga liham ninyo. Kaya siguro, simulan na natin. Teka, magsusuot muna ako ng salamin at hindi na kagaya ng dati itong aking mata. Galing kay Merkel. Gusto ko pala sabihin na napakagaling at napakabuti niyo pang presidente. Ako, maraming salamat. Kahanga-hanga at ubod ng talino. Pambon naman ang talino. Minsan po kasi ay iniisip ko na hindi ako kasing talino ng iba. Huwag niyong isipin yan. Hindi totoo yan. Lahat tayo may kakayahan. Hindi kung minsan, kailangan lang natin hanapin yan. At lagi kayong magkakumpiyansa sa sarili ninyo. Basta't mag-aral ka ng mabuti at talaga magsumikap ka, kahit naman sino ay magiging successful. From Miguel, I think natamaan ako ni Cupid kasi I think of you araw-araw. Okay dun ha. Sorry kung corny ang pick-up line ha. Happy Valentine's. Thank you, Miguel. Magamit nga yan. Baka kumagat si First Lady dyan sa mga ganyang klaseng pick-up line. I wish the earth is filled with love, care, and respect. The world must be perfect like you. Oh my God, this is from Iya. I am not perfect. I'm very, very far from perfect. But we try to be perfect. That's the important part. That may drawing pa na ginawa ni Iya para sa akin. Thank you very much. Nobody is perfect. Only God is perfect. But you always try to be perfect. And if you try hard enough, you'll come close. Oh, from Mindy. Dear Mr. President, you slay us as president. Well, thank you. I think I may have been the first president that has slayed the country so far. This is a very nice thing to say. Maraming salamat, Mindy. From Yair. Dear Mr. President, how is your day? I hope you're having a great day. I am, thank you very much. If you are having a great day, can I get a shout out? Well, if you're reading this and you give me a shout out, thank you and have a great day. Shout out to Yair Deniega. Thank you very much for your letter. Galing naman kay Abby. Happy Valentine's, our dear President. God bless you and your entire family. Maraming salamat. My dear President, please find time to visit us as sa South Fort Santo Domingo, Santa Rosa. It's a pleasure to meet and greet you face to face. Thank you. Asahan ninyo na ipagkakataon tayo na one of these days makapunta ako dyan. Ngunit inayos na natin lahat ng mga benepisyo ng ating mga sub 44 para tiyakin naman na yung mga pamilya nila ay hindi naging baliwala ang sakripisyo ng ating mga magigiting na police na
nasawi sa ganung operasyon. Now from Erica, I am a humanities student and a huge interest in politics and history. Well done. I do believe that people, especially in the Philippines, have distorted ideas of politics. Even me myself, I admit that it is difficult to filter what is true, to be 100% objective, to take a stand and such. I still have a lot to learn, but as broad as the concept of politics, I would like to simply think that whatever happens, we are all humans who deserve to live and to be led as humans. You have it. You have it exactly right. Politics should be in the service of the people. Politics should not be in the service of one party, should not be in the service of one person. Certainly. Kung mamumuliti ka tayo dahil meron tayong gustong gawin, halimbawa, may isang tao gustong tumakbo, kahit na anong elected position, maging barangay captain, mayor, kung ano man, dapat naman, ang dahilan kung bakit sila tatakbo ay nais nilang tumulong. Ako ganyan, kaya ako tumakbo, kaya ako pumasok sa politika. Dahil nalulungkot ako sa mga nakikita kong pangyayari. Dahil masakit sa loob ko na makita naghihirap ang mga Pilipino. At naisip ko, siguro naman may kaya akong gawin para makatulong. Sa palagay ko, yan ang tamang dahilan kung bakit isang tao ay papasok sa politika. And your interest in history is very, very, very important. Because we have much to learn from history. And the history that has been made a long, long time ago and the history that's being made now, all of this is important. We just have to realize that politics actually is a constant. Problem is, now with the technology that we have, mahirap talagang makatingin kung ano yung fake news, ano yung totoo. It's really up to you. Huwag kayong magbabasa yung isa lang bagay. Basahin nyo lahat. Ang turo sa akin ng lola ko, sabi niya, magbasa ka ng kahit na ano. At ikaw nang bahala na mangilatis kung ano yung maganda at hindi, ano yung hindi tama. And that's what you have to do. That's what history can guide us with. Because we have experienced this before. Politics is essentially about the human condition. It is about an ideology that you hold dear, a principle that you will not compromise, so that you can help the people, so you can be of service to the people. Not to yourself, not to your party, not to your family, but for the people. Meron dito, napakagandang drawing. From Uno, Dear Mr. President, wala masyadong nakasulat, pero may magandang drawing ni Yoda. Tapos nakalagay, follow me. Sige, we'll follow him. Ano pa, makita natin ano pa yung maganda niyang drawing. Ito yung isa pa. May picture din. Alam mo, napaka-talented talaga ng Pilipino. Dear Mr. President, thank you, dear President. My family wants to meet you soon. From King Alexander Kujamat. Sana magkaroon tayo ng pagkakataon. You're 10 years old and I hope that you are able to develop your skills dito sa pag-drawing. Eh, 10 years old ka pa lang, ang ganda-ganda na. Kaya't pagpatuloy mo yan at pakita natin ang mga talento ng Pilipino. From Hans Timothy, Dear Mr. President, may God bless your leadership. Thank you. Thank you very much. May drawing na naman. Maraming salamat. Dear Mr. President, greetings from Lian. In the name of the Lord, I'm Lian, Leo Mian, and from Santa Rosa, Laguna. I'm writing behalf of my son because he told me, Mommy, is it true that the meaning of BBM is bigas biglang mahal? So I told him, it's the best time to write the president and ask him about it. I'm glad that you did. Dahil talaga naman, hindi natin maiwasan na makita talaga nagiging problema ang pagtaas ng presyo ng bigas dito sa Pilipinas. Pero kung titignan po natin, kahit na yung mga nage-export na mga bansa, ay tumataas din ang presyo na halos katumbas lang ng napapagtaas nandito sa Pilipinas. Sa Vietnam, where they export millions and millions of tons every year. Sa Thailand, ganun din, nag-export sila ng millions and millions of tons. Pinag-aral ko at tinignan ko, yung presyo ba nila doon sa kanilang bansa ay mababa. Hindi rin eh. Dahil ang naging problema ay hindi dito sa Pilipinas. Ang nangyayari dito, nagkakaroon tayo na pataasan ang presyo ng langis. Pag tumaas ang langis, tumataas ang urea. Lahat na sa patubig, lahat yan ay kailangan ayusin. Kaya lahat po ito na mga external shocks ay tinatamaan talaga tayo. Ginagawa natin lahat upang naman ang produksyon natin ay maging sapat na hindi na tayo nag-i-import, mababawasan ang mga inputs kung tawagin para sa ating mga farmer. At sana naman may stabilize man lang natin yung presyo ng bigas. Ito naman ay galing kay Mark. Please don't phase out our traditional jeepney. Ito po ay simbolo ng Pilipino. Meron pa kay Sofia. I hope you can do something about our jeepney. It is getting worse. At ito naman
from Eduardo. Let's industrialize, sir, maski motorcycle lang para sa lahat ng tricycle sa bansa ang umpisa. Alam nyo, totoo na nga naman ito. Ang jeepney kinikilala na sa buong mundo. Hindi po natin pinapalitan ang ating traditional na jeepney. Ginagawan lang nating motor. Dahil yung pagkalinipat natin, ang gagawin natin electric yung mga yan, ay mas malaki ang kikitain ng ating mga nagpapasada. Dahil ang cost per kilometer ng mga electric na bagong modernized na jeepney ay mas mababa. Mas maganda nga ang kita ng ating mga nagpapasada. Bukod pa ron, hindi tayo nagdadagdag sa pollution at tayo sa Pilipinas ay ginagawa natin ang lahat ng kaya nating gawin para naman tugunan ang problema ng climate change. Pero higit pa sa pagbabago at pagmoderno ng mga pampublikong sasakyan, kailangan na rin nating iwanan ang lumang pag-uugali sa kalye. Dapat moderno na rin. Ang bagong Pilipino ay disiplinado sa pagmamaneho. Nagbibigayan, may konsiderasyon sa kapwa, sumusunod sa batas, trapiko. Yan ang mga kailangan nating i-modernize din. Tama na yung mga madamot sa daan, mga nagbababa ng pasahero sa gitna ng daan, mga hindi ginagalang ang bike lane, hindi pinapadaan ng mga ambulansya, pagpapag sa tabi ng daan na nagiging obstruction sa daloy ng traffic. Bagong Pilipinos na po tayo, disiplina ang dapat pairalin. Maraming salamat po sa inyong mga liham. Susubukan kong basahin ulit lahat pagka nagkaroon ng oras ulit. Pero bago tayo magtapos, ay gusto kong bigyan ng paggalang at pag-alala ang ating mga nasawi na sundalo sa Lanao del Norte nitong linggo na ito sa mga engkwentrong nangyari. Tayo po ay sumasaludo sa sakripisyo ng ating 6 na sundalo na nagbuwis ng buhay sa isang engkwentro upang tayo ay protektahan laban sa mga terorista. Hindi natin makakalimutan ang kanilang kadakilaan at kabayanihan. Ipagpatuloy natin ang kanilang pinaglaban at uusigin natin ang mga kalaban ng kapayapaan. Ipinapangako natin sa kanilang mga mahal sa buhay at sa sambayan ng Pilipino na ating ipapadama sa kanilang mga naulila ang pagmamahal at pagkikilala ng pamahalaan sa kanilang nagawang sakripisyo. Ang kalungkutan na ating nadarama sa sakripisyo ng ating 6 na magigiting na sundalo ay gagamitin nating lakas upang ipayong pagsikapan natin na sugpuin ang mga teroristang nag-ahasik ng panganib sa ating mamamayan. Magpapatuloy ang laban sa terorismo. Magpapatuloy ang landas tungo sa bagong Pilipinas. This video is so refreshing. Far from the toxicity of Philippine politics, we are very happy to see our president in this laid-back setting, connecting to the people and replying to the letters left for him at Bahay Agmayan. The letters, especially from young children, are filled with childish innocence and candor. Others have artworks in them, proof of the profound effect of the president among young children. In all, we love the letters and the answers of President BBM. What stuck the most is the letter from a parent whose child wanted to know if the meaning of BBM was Bigas Biglang Maho. This was addressed by the president gleefully but seriously stated that the external shocks like increasing cost of fuel are the major cause of the high prices of rice in the world, and this is not exclusive to us, as even rice producing countries like Vietnam and Thailand are experiencing high cost of rice in their local consumers. We hope we can see more of this side of the president more often. We are aware of the pressure and the rigors of his responsibility. He deserves this kind of break once in a while. Dear subscribers and followers, what can you say? Kindly share your thoughts in the comment section. In behalf of the rest of the Splat Communications team, thank you. Till next time, stay safe. Rosa out. Bye.